para sa mga estudyante. Ano-ano ang mga mabibisang paraan para matandaan ang mga nireview kapag exam? Share ko lang ang mga ginawa ko dati noong ako ay nag-aaral pa. Focus sa pagre-review. Ginuguhitan ang mga dapat tandaan sa aklat. Pagkatapos ay gagawa ng reviewer para ito na lang ang hawak kapag nagre-review at hindi na ang notebook at libro. Mas natatandaan kasi kapag sinusulat ang mga dapat tandaan. At syempre, sa araw ng exam ay sinusuot ko itong headband na ito. At dapat kulay asul ang gagamitin kong ballpen na Panda ballpen dapat. Mataas ang nakukuha kong marka kapag gamit ko ang mga ito kapag exam. Di ko alam kung ano ang meron dito, pero napansin ko na ganun ang nagiging resulta pagkatapos ng exam. Magaan din ang feeling ko habang nag-e-exam. Walang kaba o pagkarito na nangyayari. Gamit ko din ang mga ito noon sa NCEE namin, entrance exam sa UST para sa kolehiyo, at exam sa paghanap ng trabaho na talaga naman pasado lahat. Suot ko din ang mga ito sa interviews. May isa akong kaibigan nung college na ayaw na ayaw niyang natutumba o nakahiga ang kanyang bag. Dapat ito ay nakatayo na talagang magagalit kapag may nakatumba nito. May kung anong ibig sabihin sa kanya ito. Dean's Lister namin siya noon. Ang iba naman ay kumakain ng tsokolate at mani habang nagre-review. Meron ding umiinom ng gamot bago mag-aral para daw madaling makabisado at maalala ang mga pinag-aralan. Pero ano nga ba ang mabibisang paraan sa pagre-review? Magsimula ng maaga. Pag-aralan agad ang paksa sa eskwela kung saan ka nahihirapan. Dahan-dahan, ngunit sigurado. Alamin kung anong maaaring lumabas sa exam. Balikan ang lahat ng pinag-aralan. Isa-isahin ang mga binanggit ng guro na dapat tandaan. Gumawa ng reviewer. I-highlight ang mga mahalagang bahagi na nasa libro at isulat sa kahit anong papel. Mag-aral kung saan ka komportable. Siguraduhin tahimik ang lugar kung saan ka magre-review. Ang iba naman ay nagpapatugtog ng malumanay na kanta. Ito ang pinakamainam pakinggan habang nag-aaral. Ulit-ulitin ang pagbabasa hanggang sa ito ay makabisado. Hatiin ang dapat aralin. Unahin ang madadaling aralin. Ngunit ang iba ay inuuna ang mahihirap. Kung saan ka komportable ay yun ang sundin. Basta balansihin ang oras sa pagre-review. Humingi ng tulong sa iba kung nahihirapang intindihin ang ibang mga bagay na kasama sa exam. Huwag mahiyang humingi ng tulong para ipaliwanag mga ito sa iyo. Ang pag-aaral ng mabuti sa tamang paraan ay siguradong magbubunga ng magandang resulta. Kung mababa o bagsak man sa exam ay huwag ma-depress. Kung alam mong ibinigay mo ang best mo, ay wala kang dapat pagsisihan. May susunod pa naman ang pagsusulit na maaaring bumawi. Gawin itong motivation nang sa gayon ay mas ganahan kang mag-aral sa susunod.